Hi guys! So, dito na naman tayo sa Pinoy Pawn Stars. Kasama natin si Boss Toyo. Uy, may good news ka ha. May good news ka para sa ating mga viewers. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. At syempre, sa Pinoy Pawn Stars. Alright. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Swerte ko dahil nanalo ko dun sa auction last minute bid. Ano auction to? Yung auction ni Chito Miranda ng parokya ni Edgar. Oo, tama. Nabalita ako yung fundraising. Ni, yes, for Sir Gab. For his treatment. Tapos pinabid nila yung polo. Oo. So nandito yung polo? Yes, nandito. Hindi lang siya polo kasi kompleto siya. Wow! May kasama pa siya ang mga slacks at sombrero. Complete uniform. Wow. Anong story nitong polo na ito? Saan ito ginamit? Doon yan sa music video nila ni Sir Glock. Sir Glock tsaka ni Francis Magalona. So nag-collab yung tatlo, si Chito, si Glock 9, saka tsaka Francis si Francis M. Ito yung uniform. Ito yung sinuot nila doon sa video na yun. Tapos, yes. Mas nauna mo nakuha syempre, yung Glock 9, no? Syempre si Sir Glock. Ito. Wow! Yan. Dalawa na! Dalawang polo na! OMG! Isa na lang po, Sir! Sir Elmo, di ba? Mampiya, ayan, Magalona. Usap daw kayo, ha? Isa na lang po ang hinahanap natin. Yun na lang, yung may pangalan ni Francis M. Yes, pag nakuha ko yun. Okay na. Ayos na, ako lang ang meron nun. Of course. One lang to, no? Yes, tsaka to, meron din siyang kasama, nabili natin. Ay, oo nga, no? Ano naman story nito? Auction din siya, ni Paroque ni Edgar. Okay. Ito yung puppet na ginamit dun sa cover photo nung isang album nila. Album ng parokya. Ito si Chito Maching tsaka si Mr. Suave. Si pina-auction din to. Yes, pina-auction din. 85,000. Oh my gosh, no? Alright, ito. Pero maganda naman doon, kahit 85,000, nakatulong ka naman. Yes, tsaka naman eh, kasi wala namang katulad. Uh-oh. Ako lang yung meron yan. So, pagdating ng panahon. Eh, itong polo, magkano bili mo? 150. So, sir, dito muna tayo sa puppet, siguro. Sa box? Gusto mo? I think dito sa ano? Sa likod, yan. Iniingatan ko kasi sobrang yes. Na talaga to. Yan, ito si Kevins. Yan, Chito. Yan, Chito Maching. Okay. Tulungan natin si sir. Good. Yan. Chito. Yan si Chito. Okay, sa likod ng bulsa para hindi kita. Kasi pag pinirma mo dito, hindi siya tatago sa harap. Alright, sige. Good. Magawa ako, sir. So, sir, pinapit natin dito. Kung saan magusto? Yan. Sa'yo na to. Wala na ako. Hindi ko naman sa ano kita para pag-pinirin. Kasi... Hindi, okay na naman sa'yo na naman yan. At least sa'yo na yan. Pag-display natin. Okay, sir. Yan. Ang date na naman ngayon. 122 Yan! Alright! Okay. So, maintindihan, sobrang laki tulong ng ginawa mo. Diba? Salamat. Kasi nakakatawa. Kung mabasa mo ito, pinagtatanggol talaga kita doon. Yes, salamat po. Sobrang appreciate namin yun. Kasi parang tinignan mo pa nga, masama ba akong tumawad? Siyang okay lang tumawad. Opo, kasi diba, talaga. Business pa rin yan eh. Diba? Parang kami, o fundraiser ganito, we still ask for a bigger TF para malang mabibigyan natin. Yes, para kay Sir Gab. So, ganun lang din. You have to protect your business. Tapos, kay Gab din naman napunta yun. Ano? Yes, magkano kaya yung pangatlong polo? Sa Instagram account ni Chito Miranda, sinabi niya na nakita na ang polo shirt ni Francis M. At pumayag na rin ang pamilya na ibenta ito bilang tulong kay Gab. Ano kaya masasabi ni Boss Toyo?
And syempre dahil icon at legendary si Francis M. So inaasahan natin medyo mataas yan. Medyo talagang price yan. At sa tingin pero willing ka naman. Hanggang magkano ka ba willing sa ganong klaseng... Tingnan natin. Ayoko muna magsabi. Dahil... Pero open ka na makipag-usap sa kanila. No? Yes, I'm very much open para makuha ko yung isang polo to complete all policies. Actually, apat to na polo pala. Yung pala yung may catch pala. Kaso yung isa, kay Vince, wala siyang nameplate. So, yung tatlo lang yung may nameplate. So, yung isang kasali nila sa banda, which is si Vince, si Vince, si Sir Vince, meron din siyang polo, pero walang mga patches. So, tatlo lang. So, tatlo pa rin talaga yung kailangan kompletuhin. So, parang bitin nga eh. Yes, nabasa ko siya dun sa mga comment, meron nga daw pang-apat na polo. So, nakita ko yung pang-apat na polo, walang nameplate. Walang nameplate. Yes, it's just an ordinary polo. Bakit napakahalaga sa inyo itong mga polo na to? Icon yan sila. Glock 9. Mm-hmm. Siyempre, Glock 9 will be Glock 9. Kahit anong mangyari, pagdating ng panahon, Glock 9 yan. Chito Miranda sa banda. Parokya ni Edgar. One of the best band. Kailera ng Eraserheads ng Kamikaze. Mm-hmm. Diba? Kung, diba? Mm-hmm. Siyempre, kumagalo na. Ayun, price Goat, yes, no? King. Ano pang i-reason mo? Yes, ano pang i-reason mo para hindi mo bilhin yung mga polo na yan? So, anong balak mo kapag nakompleto mo yung tatlo? Display sa Pornstar for siguro pang matagalan na depende na siguro para na to sa mga anak ko eh. Hindi na to para sa akin. Wala ka lang. Wala na. Wala ka para ibenta. Kung ibibenta ko to siguro makumpleto. Ito, ngayon kung ibibenta ko to, I'll be selling this for 1.5 yung dalawa. Eh paano kung dalawa lang? Kung hindi pa kumpleto yung 1.5 yung dalawa, ibibenta ko. Oh, wow. 1.5M. So pag may nanonood sa atin na willing na bilhin to, kung hindi nyo mabibili ng 1.5M, hindi ko siya ibibenta. Non-negotiable. Non-negotiable. Fixed price. Antayin ko na lang na mapakinabangan ng mga anak ko in the near future or kahit tumagal pa. Pero kung tutuusin, di ba, napakasimple lang. Parang polo lang sa school eh, di ba? Yes, polo lang school sa school. School uniform lang, yun. Oh, na may mga signature lang. Like, sige, tira natin signature. Ito si Chito Miranda. Yung kay Sir Glock, wala pa eh. Kasi nasa US pa siya. Nakausap mo na siya? Yes. Friend ko si Sir Glock kasi yan. Kaya... Ayan. Tapos lahat talaga sila merong mga pangalan. Chito. Yun yan meron din Aris. So yung kay Kiko, malamang may Kiko din. Oh, ito meron daw. 'Di ba? Bakit Aris? Aristotle. Yun ang real name niya. Yes, real name ni Sir Glock. So wala pa tong signature. Yes, tapos yung pantalon may signature din, 'di ba? Ah, meron din yung pantalon. Yan si Lux. Bakit yung kay Glock na yung walang ganito? Ay, hindi natin niya nakip. Nasaan ang pirma? Ayun. Yan. Yung pantalon binibenta ko siya nang for 100,000 na lang. Wow, 100,000 ha? Yan, alright. Tapos ito mga doll, meron na rin itong may signature, signature na rin. Natin. Ito ni Sir Chito. Ayan, kasi Sir Chito to. So, ito na lang isa, papasign ko kay Sir Vince. Wala pa siyang signature. So, Sir Chito, kasi ito yung puppet niya. Cute! Yan. Andito na si Chito. Si Chito Miranda. Di ba? Nice. Galing. Congrats, ha? So, work in progress, sabi nga nila. Yes. Meron pa tayong isang iniintay. Hayaan mo, pag nakuha natin yung isa, sayo ako unang-una. Talaga, promise yan, ha? Siyempre, pag nakuha natin yung ito. Ayan. So, abangan natin na sa sunod na story. Ano nangyari dito sa Chris na to? Naalala mo to, Sir Julius, nung nakita mo? Oo. Oh. Without the signature? Yes. Ano naman to? Ito, dinala sa akin ni Director Bal Iglesias. Alright, so lumang, ay di pala luma. veteran, actor, director, stunt coordinator at maraming pelikula as kontrabida. Chris na ginamit sa pelikulang Mista ni Robin Padilla. Yan, mismong si Robin Padilla to. Yan, iningin niya daw to kay Robin Padilla at ngayon nasa Pinoy Pornstar na. Diba? Magkano na nabili yan? 50,000, yes. And soon, sana mapapirmahan ko kay Senator Robin Padilla. Yan, para mas maging mas okay yung price. So, syempre. Kanina yung pirma to? Kay Bal Iglesias. Kay Bal Iglesias. Yes, kasi sa kanya ko siya nambili. Pero si Robin ang gumamit sa movie. Yes, si Robin. Kasama niya sa film ng Mista. Ayun. So, kung alam niyo yung Mista, favorite film ko yan. Sa war, Philippine war movie yan. Sa Mista. Yeah. Ngayon, I went to Senate. Sa office Senator Robin Padilla. Ikaw mismo ha, pumunta ron. Yes. So, ayan, napapirmahan ko siya kay Senator Robin Padilla. Di ba napili mo na kanina? Binawi mo ba? Hindi. Hindi. Hindi.
kumpleto na, sir. Okay, salamat, salamat. Salamat po. Kayo. Salamat po. Investment. Papapicture na ako, sir. Kumpleto na, sir. Ayan. Ito malaki ka. Yes, yan. And hindi lang yan. Kasi pwede yung mismong cast na kilala doon, yung villain, yung sa Muslim side, si Commander Malik, I also signed. So, nagkataon, ando sila lahat? Andon. And syempre, yung isa pa na kapatid din ni Sir Robin, si Romel Padilla. Nandun din siya sa movie. Kung may kulang na lang dito is si Bibi Gandangari. Si Bibi Gandangari na lang. Okay. Yes, kasi ano role ni Bibi Gandangari sa movie? Siya yung officer doon. Siya yung pinakamataas na official doon sa movie na yon sa Mista. So, pamilya Padilla pala ito? Yes. Itong movie na sa to. Movie na puro mga Padilla clan nung time na yan. Sundalo, sundalo. Wow, ayan oh. Yan, so wala na rin price yan sa ngayon. Siguro, pagdating ng panahon, di ko, siguro 1 million pataas. So, hindi ko siya bebenta ng 1 million po baba. Oo. Oh. Anong pakiramdam na na-meet mo mismo si Senator Rosy Padilla? Idol ko yun, syempre. Idol ko yun. At mismo, sinabi ko sa harap ni Senator Robin, Sir, ay Senator, nung panahon namin lahat ng tarantado, ikaw ang idol. Pero ngayon, idol ka pa rin namin kasi yung pag... Yung mga dating tarantado, naging mabait. Oo. Parang si Robin Padilla. Yes, idol pa rin namin siya. Totoo naman yung pag tarantado ka nung panahon na yon, ang idol mo si Robin Padilla. Walang iba. Bad boy. Nakulong si Robin, di ba noon? Yeah. Oo. Pero he learned his lesson. Yes. Good boy. Oh. Wow. Yes. Kaya makita mo naman na makatao si Senator Robin. Tsaka ano talaga siya. Kukupari ko yan. Yes, paring Binoy, kamusta? Napakabait niya ni Senator Robin. So, kita-kits tayo sa museo ng Padilla. Yeah. Kilala ka ba niya? Di na. Ni Robin, napapanood ba niya yung ano mo? Black and then, yung damit niya, damit ko, doon nagsimula yun. Gumawa ako ng design na damit. Ito, yung may pirma niya rin. Sige. Yan. Ay, oo nga, no? Ayan, so, binigay mo to sa kanya? Noong December, nilirelease ko to. Nakita niya yung... Shinare niya sa page niya. Umabot ng mga 16,000 shares ata. Parang ganun. Okay. So, sumobrang daming reach. Tapos nag-reach out ako. Buti na lang, meron siyang pinsang buo na kakilala ko. So, nailapit niya ako kay Senator Robin. So, yun. Sobrang down to earth niya, sinuot niya. So, sinado pag-uwi niya. Hindi niya lang nag-picture kami. Talagang kumuha siya, sinuot niya. Binigay mo? Yes, hanggang pag-uwi niya ng bahay, suit niya. Galing naman, no? Iba talaga si Senador Robin. Yan, di ba? Ito yung pirma, May pirma. Yan. Grabe. Very generous pala to si Robin sa mga ganito. No? Pero sobrang hirap magpa-sked kay Senador Robin. Kalapit. Sa kanya, napakaswerte ko. Nakalapit ako kay Senador. So, ano plano mo sa Chris? Tatago mo ba yan o bibenta mo? Tatago rin ulit. Para sa mga ano. Kasi sa ngayon, hindi pa yan magpa-price ng kung anong gusto ko. Kasi, ngayon pala sinasabi ko na itong Chris na ito, pagtagal, hanggang 1 million lang ako dyan. 1M. Kung may bibili. 1M. 1M. Sino sa inyong kakasa? Yan, 1M. Kung, sa mga fans ni Robin. Medyo sounds crazy, pero in time, I know, darating siya na may bibili niya ng 1M. Kasi wala namang merong iba niyan. Ako lang. Noong nakaraang taon ay na-diagnose sa sakit na lymphoma ang lead guitarist ng parokya ni Edgar na si Gab Chi Ki. At dahil sa laki ng gastos, nagtulong-tulong ang kanyang mga kaibigan para mag-raise ng funds sa kanyang pagpapagamot. Kabilang na rito ang grupong Typecast na nagpa-auction ng kanilang gitara bilang tulong kay Gab. At guess who? Kung sino nakabili ng gitara, walang iba kundi si Boss Toyo. Ano ba yung ating napanalunan sa ating bidding? Yes, sir. Ito na. Yan! Ano na, napakaswerte ko. Kasi meron kayong margin nung day. Kasi kung wala yon on the day, hindi ko na yun makikita sa sobrang busy. Actually, dami pong mahabol eh. Oo. Buti ka naman, dami rin nagtag sa akin. Hindi ba kayo nagulat doon sa ano yun na? Andahin, puro Boss Toyo, Boss Toyo. Yes! It's a brand new... Brand new. Na signature guitar na acoustic ng Typecast. Alright, D&D. It's a good thing na like, ang bilis lang eh. Kinausap ko lang si Darren. Sabi ko, what if magpa-beat tayo ng guitar para mag-raise ng funds. Papunta nga kay Gab ng parokya.
So, honestly, hindi kami nag-expect ng ganong kataas na bid. And then, suddenly, ang dami nagbibid. Buti na, hindi na ako napalaban kasi hahabulin ko yun eh. Mm. Sabi ko nga, puta, nag-ready na ako dito, baka mga 100 to. Buti ka mo, hindi ka maabot. Diba? Sabi ko, kinakabahan na ako. Mm-hmm. Sabi ko, malamang dito may manunubok to eh. Kasi tinatag na ako, puro bostoyo-bostoyo mm-hmm. eh. At sinabi ko nga, swerte nga ako dahil meron kang allowance na araw. Kung yun nagkataon na the same day at hindi ko nakita yung malamang wala na. Like, kasi meron ako instance na nakita, parang yung crib ni Kong, ni Kidlat. Mm-hmm. Nauli ako noon. Kamura-mura lang yung binenta for 15,000. Eh kung ako nakakita noon, kahit si kwenta, bibili nyo yun. So, masaya ako, nakuha ko to kasi this is something na syempre may firma rin ng typecast. Tapos, pero pwede ba ako mag-request ng sap? Di ba lead guitar ka, sir? Di ba? Pakilala ka pala, sir, sa mga... Si Pakoy ng typecast. Yeah, si Pakoy. I play guitars for typecast. Lead guitar ka, sir, di ba? Pwede mo ba ang sample na ng tipa to para lang mas mahal yung value? Tingnan natin, tinipaan to ni sir eh. Yeah. Pwede po ba yung last time makanta? Oh, alam niya yung kanta. Oo, mahilig sa music. Sige. Ulit. Pwede mo niya magla-live ba? Diyan na. Oo. Gano'n ka nakatagal nagbabanda? Tagal na. Before typecast, nagbabanda ka? Oo. Pero... Hindi typecast ang first band mo? Hindi. Madami akong naging banda bago napunta sa typecast. Bago naging typecast. So, pero kasi small circle lang kasi yung Santa Rosa. So magkakilala kami dati. So, pero how many years ka na talaga you're playing guitar? I have no idea. Magta 25 years na rin yata. Sir Julius, meron akong magpapakilala sa'yo yung mga sige. Aking expert. So, uy. Simulan muna natin sa expert natin sa toys. Uy. Na lagi kong tinatawagan when... Actually, sir, tong, bigyan ka lang ng konting summary dito. Yung mga expert niyan, mga sila yung kasama ko nung mga una. Ngayon kasi apat sila, busy lang yung isa si Sir Kyle. So, yung tatlo nandito para makasama natin. So, tawagin natin agad, Kuya Mike, Kuya Mike Toys Collectible. Kilala siya sa community ng mga toys. Uy. Sa mga speakers. Sige. Okay. Oh, tara, Kuya Mike. Pasok, Sir Mike. Hello, yan, hello, hello, Kuya Mike. Ayan. Si Sir Mike yung tinatawagan ko pagdating sa mga toys. Lalo na yung mga pick toys. Marami rin siyang collection. Oh, like for example, ito, meron tayo dito ng toy, no? Itong Nora Honor. Wow, wow. Oh, anong assessment mo rito? Ito kasi, ito. Mm. Ito nga yung sinasabi ko na isa sa mga Holy Grail. Oh. Yes, boss. Mm. Yeah. Bakit? Bakit Holy Grail? Ako bilang toy picker, bilang toy collector, never ako nagkaroon ng ganito. Puro maliliit lang. Kaya nung makita ko to, nung nakinuha ni Bostoyo. Bostoyo. Swerte. Swerte talaga. Panalong pala. So mga kailan yan ginawa? 1970s. 70s. Actually, dalawa sila ni Bill Masanto, si Atgob, na meron ganito. Pero ito, alam ko, sobrang rare. Oo. Yeah, sobrang rare nito. Oo. Yeah. Mga magkano yan tingin mo kung bebenta? Kung ibebenta mo sa right collector talaga to, siguro, kasi wala eh. Oo. Parang tingin ko, more on 20 to 35K ang talagang piraso. Ah. Oo, ang hirap makahanap niyan. Ah. Wala talaga po. Wala talaga. Talagang halos... Wala. Wala na. Kasi nung in-upload ko siya, usually pa nag-upload ako, merong nagpo-post na, oy, meron din ako niyan, or eto, magkano mo to bibilin? Yan, wala. Meron nga sa likod, oh. Yung mga yan. Pupuskan natin yung ano. Ayan, oh. Ayan, Nora Honor. Ayun naman pala. Yan. So, walang kaduda-duda na ito ay laruan talaga ni Ate Guy. Yes. Yung mga iba, yung mga fanatic ni Ate Guy, makakita lang ng kapigura niya, yun. Pag binagyan lang ng ano, ng... Siya na yun, eh, di ba? May Nora, pero ito. Ito talaga, ano. So, wala ka pa na experience na ganito na nakita in the past? Hindi ako nakapag-pick niya. Ngayon pa lang talaga. Kaya sabi ko sa kanya, isa sa mga magiging treasure ito ng Pinoy Pawn Star. Ayan. Kaya hindi ko binibenta. May bumibili na yan ng sambas, hindi ko binibenta. Magkano ino-offer sa'yo? Una nga, 45K 2. Eh, sabi ko mali, 45K isa. Nagkabali sulat ni Empoy. Nagiging isa na 45. So, almost 100,000. Pero ngayon, not for sale na siya. Not for sale. Si Sir Arman, yan. Well-known. Well-known coin collector.
Sir Arman, well-known collector sa Pilipinas, sir. Yan. Arman. Ikaw, siya ang authenticator natin, yes, no? Pagdating sa mga coins. Yes. Hindi lang po ako, sobrang dami nagpapa-authenticate at nag-appraise sa kanya when it comes to coins na may value. Oh, anong pinaka-valuable na coins sa ngayon? Yung pinaka-mahal, ay, ha, sa tingin mo? Yung pinaka-mahal, locally na ginamit, na merong nakadikit na istorya ng Pilipinas. Oh. Siyempre, yung mga coins ng panahon ng Amerikano. Yun yung coin na talagang kilalang kilala sa atin na isa sa pinakamahal yung 1990. Meron ka dala? Meron ka dala niyan? Yan na, guys! Yan na, tira natin ang pinakamahal na coin. Gusto ko rin magkaroon yan, pero hindi ko pa kaya eh. Oo. Yan. Ito, dito, Sir Arman, dito. Lagyan natin yan dito. Hindi ko pa kaya. Yung isang set na pinak... Yan. 1906. Oh my gosh. 1906 coins. Oh. Wow. Magkano yan, Sir Arman? Actually, proof set yan eh. Proof. Asan yung set? Yung buong yung set? Yan. Yeah. Yan, set. Isa siyang set. Anong value nito? Yung isang set. Hindi, ito. Anong value niya? Yung, 1 peso. 1 peso siya. Ito yung 1 peso ng unang panahon. Yes, Philippine 1906. Peso. During American... American era. Ito yung proof set na tinatawag, Sir Arman. Magkano ulit yan, Sir Arman? Actually, nasa 1 million. 1 million yung mga coins na yan? Yes, sir. Kaya sabi ko sa iyo, gosh. Ako gusto ko rin magkaroon yan. In the future, gusto ko magkaroon ng proof set. Kasi, holy grail eh. Kumbaga, so, buhol set na to? Yes, 1 million. Complete to, complete. 500 lang kasi yan. 500 was made. Isa-isa na natin. Ano mga value ng bawat isa? One? 1 peso, 50 cents, 20 cents, 5, itim na, no? Kulay. Yes. Nangitim na. Pero nagre-restore siya ng mga coins, sir. Pag kunyari may mga coins ka na, 5 centavo, 10 cents, siya yung naggagawa. Then, half cent. Wow. Yeah. 1 million proof set. 1 million. So, for sale to ngayon? Hindi. Hindi. Ayaw niya nga ibenta eh. Naawitan ko nga eh. Mesh up din siya like this. Oo. Oh, yan. Angelo. Sir Arma. Ay, Sir Angelo Bernardo. Ano yung dala mo, Angelo? Ano, actually, ano po, coin collector ako. Pakita nga natin yung ibang ano mo. 8 years old, ano, collector ka na. Meron ka rin nung kanina, yung para kay Arman? Ah, wala. Wala, Sir Arman. Ah, yun sa'yo. Ano naman na sa'yo? Ito naman yung, ano, yung... Philippine coinage? Coinage. Pero hindi, may iba-ibang volume siya. Pero ito, ito yung ginamit sa Culion, Palawan. Oo. Noong araw. Grabe. Culion Leper Colony. 1913! Oh my gosh. Mm-hmm. Itong Culion Leper Colony, inisuan sila ng sariling pera ng Amerika. Sa may mga ketong. Kasi may ketong. Ang perception kasi, nakakahawa yung ketong. Segregation Act of 1906, talagang... Nakatago sila. For naka-quarantine. Segregation, hiniwalay sa mga pamilya, lahat ng may ketong, pinagsama-sama din sa Culion, Palawan. And then, ginawa sila ng sariling pera, ito na yun. Para nila mahawakan yung mga ibang pera, sir. Hindi ito, hindi mag-circulate yung... Iniisip kasi nila makakahawa kahit hawakan lang yung pera. Alright. So yan, kompleto yan. Grabe. Ano, yan. So mayroong mga rare dyan na... Mahal din yan, meron ako yan, konti lang siya, kompleto. Ano, pakita natin, o yan, o. Halos hindi mo na ma-ano, ma-aninag yung... Most of them made of aluminum, tapos meron ding nickel. Ang pinaka-rare dyan, ito yung... Ito, yung curved wing. Kung bibilin mo yan, 1913. Magkano yun? Well, nabili ko siya dati noon, ano, 8.5. Pero ano yan, mga 15 years ago na. Ngayon siguro, baka 20-25 na yan. 20-25. Tumataas din ang value talaga. Isa pa lang? Ay, thank you, boss. Ha? Thank you. Ang galing. Congrats sa'yo. Ang dami mong mga expert. So, guaranteed talaga na yung mga dinadalang items dito, ma-authenticate. Malalaman kung fake o hindi. Yes. Huh? Tsaka yung pity yung price. The right appraisal. Minsan nga, hindi ko pa nasusunod yung appraise nila. Eh. Minsan, cider. Kasi may sarili na akong desisyon. Eh. Kunyari, na-appraise nila ng 7,000. Eh, gusto ko yung item. Kahit minsan na overspend ako, binibili ko. So collector ka rin kasi, 'di ba? Nagtatago ka rin, 'di ba? Depende sa ano eh, gusto ko eh, 'di ba? Pero pag mga hindi ko gusto talaga. Tama. So 'yun, napakalaki ng mundo ng collector, ng collection. Katulad niyo, sir, 'di ba? Mga kaibigan natin sa mundo ng pangongolekta. Okay. Thank you. 'Yan. Boss Toyo, thank you. Thank you so Maraming much. Salamat, sir. Good luck sa'yo. Okay, thank you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.